Balik tayo sa mga balita, nagsimula na ang rehabilitasyon ng Manila Bay. Kasabay nito, nag-issue naman ang cease and desist order o notice of violation sa tatlong establisyemento na sakop ng Manila Bay dahil sa pagtatapo ng maraming tubig. Detalye mula kay Eaglenews reporter Erlo Bringas. Sa pagsisimula kahapon ng rehabilitasyon ng Manila Bay, tatlong establishmento kaagad ang nasampulan ng Department of Environment and Natural Resources at Laguna Lake Development Authority matapos nabigyan ng cease and desist order o notice of violation dahil sa pagtatapo ng maruming tubig sa karagatan ng Manila Bay. Mismong si DENA Secretary Roy Simato ang nanguna sa paghahain ng notice of violations sa mga naturang business establishment. Yung mga susunod na araw, meron rin, pero hindi pa natin alam kung kailan natin i-announce. As far sa mga violations, examinations, inspections ng mga facilities, establishments, ay tuloy-tuloy ito. At meron kaming pinopropose na magkaroon kami ng meeting, a meeting for all the mayors in the Metro Manila. Unang inisyuhan ng cease and desist order ang Aristocrat Restaurant sa Maynila, sunod ang Gloria Maris at ang Esplanade sa SM by the Bay sa Pasay City. Tiniyak ng DNR na masususpindi ang Environment Compliance Certificate at Mayor's Permit ng mga nabanggit sa pamamagitan ng Department of Interior and Local Government. Sa 285 establishmento na nakapaligid sa Manila Bay, 50 na dito ang compliant habang nasa 120 ay kulang sa water treatment facilities o may paglabag sa environmental laws kaugnay ng pagtatapo ng sewage waste. Bukod dito ay 6 pang establishmento ang binigyan pa ng notice of violation dahil sa kawalan ng maayos na water treatment facilities. Pag bumagsak sa water pollution, doon sa testing na ginagawa immediately, magpe-penalty na po sila. Ang ratio niyan, maximum 200,000 pesos per day. Ay yung pong notice of violation ay patatawag po sa technical conference at i-explain ho nila ano ang kanilang mga remedial measures para ho makorekt. Ang iba pang establishmento gaya ng mga hotel na nakitaan ng mga paglabag ay sasailalim pa sa validation. Target ng DNR na mapababa ang coliform level sa Manila Bay na nadiskubring na sa 1.3 million most probable number. Sasailalim sa 6 na buwang rehabilitasyon ang Manila Bay at magiging mahigpit ang DNR at mga kasama pa nito, lalo na sa mga establishmento at mga lugar na malapit dito na posibleng nagtatapon pa ng maruming tubig. Nagbabala naman ang DILG laban sa mga lokal na pamahalaan na mapapatunayang nagpabaya kaya nasira ang Manila Bay. Meron kaming inspection team na iikot. Ito naman yung hahanapin nila. At based doon sa findings na yon, doon kami gagawa ng ganun din. Magkagawa rin kami ng CDO o kaya ng show cause and then notice of closure. So susundin natin yung proses. Sa kaukulang mga permit galing doon sa LGU, okay sila doon eh, pasado sila doon. Dito sila bumagsak. So pagka halimbawa hindi nila makomply yan, and then that's the time. Nagsama-sama din kahapon ang iba pang sangay ng gobyerno, mga environmentalists at mga non-government organizations at iba pang grupo para sa paglulunsad ng Manila Bay Rehabilitation. Bukod sa Manila Bay ay nagkaroon din ng simultaneous cleanup activities sa Las Piñas, Navotas at mga lalawigan ng Bulacan, Bataan at Pampanga. Tinatayang aabot sa 5,000 kataong dumalo sa nasabing aktibidad na may temang Battle for Manila Bay. Umaasa ang DNR sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng publiko para sa ikaayos ng Manila Bay. Para sa Eagle News, Earl Pringas, I'm 1 with 25.